What's up everyone? This is Riza. I'm Babaeng Butcher sa Canada and welcome to my vlog. So, this is Riza again, and andito tayo sa Fort Mac. And, update lang. Shout out ko sigurong, na-use na sa babaeng butcher sa Canada. Because, yun naman talaga yung nag-start tayo dito sa ating YouTube channel. But, gusto ko lang kayong i-update, no? Hindi na po tayo butcher ngayon. And after natin mag-work ng butcher sa High Life or sa Manitoba, umuwi muna tayo ng Pilipinas ng 6 months. Then, bumalik tayo sa Calgary na, sa Alberta, kung saan nakatira yung tito ko. And then, I stay there for a while. Siguro after a month pa ako nakapagtrabaho sa Cargill na naman po, as butcher pa din. Kasi nga, siguro yun yung pinaka-easiest way ko na makahanap ng trabaho, kasi nga butcher yung background ko sa Manitoba. I really don't know pa kasi the transportation, wala akong idea, and kinakabahan pa ako pag magbabas ako kasi hindi ko nga alam, baka mawala pa ako. So the easiest job na pwede ko makuha is pagiging butcher din. So tinry ko maging mag-Cargill kasi yung carpool is very accessible naman masyado. And then when I work there, no, hindi kaya talaga. Parang drain ako always after ng shift. So medyo nahihirapan talaga ako mag-adjust. Kasi nga 6 months tayong walang trabaho at hindi na tayo sanay sa table. Table kasi yung pinagtrabahuan ko sa Cargill, nasa table. So yeah, medyo mahirap. Parang hindi ko kaya. Hindi ko talaga kinakaya. Ayaw ko talaga kayanin. Kasi nga siguro confident masyado ako. Kaya yung finamiliaray, confident ako na PR ako, ha. So after ko na ma-familiarize yung transportation dun sa bahay nila uncle, sa area nila uncle, so marunong ako mag-bus, marunong ako mag-train. Pinasa ko yung educational background ko sa Pilipinas as a teacher dito po sa Canada. And luckily po is nagkaroon po tayo ng level 1 certificate as an early childhood educator. Tuwang-tuwa po ako noon nung nakapag-start ako ng trabaho because I'm into kids din po. Mahilig ako makipaglaro sa mga bata. And yeah, yun, nagustuhan ko yung trabaho ko. I thought na, sabi ko nga doon ako mag-retire. And hindi lang po nag-end doon yung, hindi pa po nag-i-end talaga yung pagiging educator ko. I was aiming po kasi na sana tumaas din ang mga ang sahod ko kasi parang from Manitoba po kasi I started $15. However, ang cost of living po sa Manitoba is napaka-low talaga. So I save a lot there sa Manitoba na pag napaayos ko yung bahay namin, naka-uwi ako, naka-spend ako for 6 months because of my savings. Kasi nga low ang cost of living doon sa Manitoba. And then when I came here dito sa Alberta, parang ang daming opportunities na pwede mong i-grab. And then marami kang naririnig na some of your workmates or some people na nakakasalamuha mo is malaki yung sinasahod, I mean, malaki yung per hours nila. I mean, pwede mo siyang ma-achieve, why not, diba? And iniisip ko lagi sa nasa bus ako, marami akong iniisip na sana dumating yung araw na kumita din ako or magkaroon din ako ng malaking bayad
per hour, per oras, kasi per hour naman talaga dito eh. So, sinasabi ko, kailan kaya ako makakatanggap ng like $24 per hour, $25 per hour. Tapos sabi ko, siguro pag kumita ako noon, I'm good na. Like, for retirement na talaga. Because I'm not used to it na ganun kalaki. I started in Manitoba as $15, $16, $17, $18, $19. $19 ata yung pinakamalaki ko noon nakuha dun sa high life. Then, mag-start ako dun sa Cargill, $24 naman dun ang ano nila, $24 per hour. And then, $24, pero yung trabaho po, parang pang $60 dapat. Sobrang, parang sobrang pagod talaga. And then, yun, iniisip ko lang dun lagi sa bus, kung kailan ba ako makaka-income ng ganun kalaki. Then I figure out na kailangan ko mag-take ng IELTS. Actually, dapat tinake ko siya bag. Agad eh, nung naging early childhood educator ako, tinay ko siya agad yung IELTS para makuha ko yung mas mataas na grade. Kaya lang, tamad ako at ayoko baka masayang yung ibabayad ko at hindi ko makuha yung target score. So yun, naisip ko yun. Siguro narinig ng Panginoon, narinig kasi tayo ng Panginoon eh. Sa mga gusto natin. So, as a teacher dyan sa Pilipinas, may opportunity po tayong magkaroon ng mataas na rate or magkaroon ng level 3 dito sa Canada as early childhood educator as long as may mataas po tayong rate o band score sa IELTS. Hindi naman mataas masyado yung band score ko. However, I don't know, no? Baka binulungan sila ng Panginoon, bigay mo na yung level 3 na yan. So, last May 12, 2022, tinake ko yung IELTS. I studied for like 1 month. Yun nga yung sabi ko, dinivide ko yung oras ko sa per subject na itatake ko. Like listening for 1 week, reading for one, next second week, speaking and writing for the other weeks. So, yun, naging review ko yun. Kahit sumasakay ako ng bus, tinatanong ko yung mga na-prepare kong questions sa mind ko. Just for me to, you know, mentally be ready sa mga questions. And then, after ko nag-take ng IELTS, hinintay ko lumabas after 13 days. I think lumabas siya ng mga April. Basta lumabas ata siya ng May din. Or April 26 ako nag-take. May 12 yung labas. Parang ganun. Hindi ko na halos matanda. Sorry naman. Basta 13 days. 13 working days. So, yun. Paglabas, nakakuha tayo ng 6.5, 6.5, 6, tsaka 7 ang speaking. Ang pinakamababa natin is reading. 6. Tapos yung dalawa, 6.5. Then I submitted to the office of the early childhood educator na mga nag-a-assess. And then we wait for 1 month. Nirequest ko din yung TOR ko sa school ko before. Kasi kailangan school yung naka-address talaga dun. Yung school namin dapat ang sender talaga papunta dun sa mag-a-assess. Yung sa early childhood office, hindi ko na matandaan kung anong office yun, basta sa early childhood. Tapos, after a month, bumabas yung result, and I'm not expecting na mauuha ko yung pinakamataas, yung level 3. So, yun, right away, July 11, nakuha ko yung score, yung level na hinihingi nila. So, right away that day, na approve yung certificate level 3, automatic yun sa sahod ka ng 28 per hour. So, kung hindi nyo na itatanong, level 3 po is $28 ang per hour. Depende po pala sa school. May ibang mas pababa, may ibang mas mataas. Pero nagre-range lang po siya sa 26 to 29 siguro. Ganun. And then, level 2 is nasa 24, 23 to 25. Siguro ganun. And then, level 1 is nasa siguro nasa 18 to 20.
yung level 1. So medyo malaki po yung difference. And then, so nandun na po ako. Ay, natupad na po yung pangarap ko. Nandun na sa mataas na Pearl. Pero, the sad thing is, hindi umaayon yung health ko sa stress o sa trabaho na natitake ko. Hindi ko alam. Hindi naman masyadong nakakapagod. Pero siguro masyadong busy yung mga bata sa galawan nila. Ano ba? Hindi ko alam. Lagi sumasakit po yung ulo ko doon. Nung I was there working po. Tapos lagi po akong may sakit. And then, ito na nga. This recent job po na meron ako is dito sa Fort Mac. Ito po ay isa sa mga dream. Hindi ko lang alam ha, pero feeling ko lang. Like, dream ng most Filipino ba? Or mga nandito sa Canada? Hindi ko lang sure ha. Pero para sa akin, dream ko na ma-try yung work dito sa oil and gas. Kasi as they said nga po, oil and gas, ano, pays a lot talaga. And as I observed naman po, talagang deserve talaga yung payment. And then, the free accommodation, free transportation, and lahat, food and everything, libre. So, for 14 days po yun, and 14 days off. So, as a Filipino na wala pang responsibilidad, I will really grab this opportunity kasi wala naman po akong responsibilidad o maiiwan sa bahay namin sa Calgary na iisipin ko. So, I took this opportunity po sa Fort Mac. And dito na po ako sa Fort Mac ngayon. Sana, and pinipray na ma-regular din sa trabaho. Or if hindi man, eh, makakahanap ng ibang trabaho na pwede tayong magtagal. As I observe naman no, sa mga trabaho na pinasukan natin is hardworking naman tayo. Oh, hardworking, self-proclaim. So, banat naman tayo sa trabaho na hindi naman tayo sanay sa palugaw-lugaw na galawan. So, yun. Andito na po ako sa Fort Mac and then we do 14 days work, 14 days off. Yung 14 days off po ng iba, pwede nila pong i-part-time yun pag nandun na sila sa mga provinces nila. So, ako po, minsan, on-call po ako as educator din po. Pero pag kompleto po yung staff ng daycare, eh, hindi po tayo pwedeng pumasok. So, tambay lang po tayo sa bahay. Pero at least, yung 14 days work mo is income mo na po yun for the whole month. So, you don't need to like, hustle pa. Pero, syempre, diba? Sayang din. And then, yun nga. Masaya ba? Oh, masaya. Kasi, ano, you can do whatever. Hindi man, you can do whatever, pero dito sa job namin is mostly nagpapakyut lang po kami. Papakyut! Hindi, mahaba yung rest time namin. Kasi we need, sa job namin, we need to take time para gawin yung trabaho namin. So, ano ba yung trabaho namin? So now, we are a swamper po. Swamper. And then, ano ba yung swamper? Para siyang alalay or assistant ng truck driver. So, ang job po namin is we fueled all the generators or yung mga equipments na tumutulong tumutulong na maging successful yung everyday na trabaho sa field ng oil and gas na ito. So, yeah, parang kami yung partnership. Parang partner kami ng kumpanya. Kumpanya. Partner kami ng partner company kami ng may-ari dito or nagpapatakbo dito sa mining. So, open pit mining po ito. And then, yun. Nagagawa po namin yung trabaho like 4 to 5 hours. Then the rest is fine na. So, yeah. So, food naman, nagkaka-ano talaga.
will serve talaga ang ano, ang food, no? May mga choices then sa room, may privacy kayo kasi kanya-kanya kayong room, parang nasa hotel. And yeah, ano pa ba? So ang dami na natin napag-usapan, IELTS, and then may bag ang trabaho ko ngayon, and then what else? Yeah, yun. See you here. Kung sino man ang ano. Gusto mag-apply dito sa Canada. Mas maganda talaga kung skilled worker kayo. Nasanay kayo sa ahit trabaho. Kasi pagdating dito, you can do whatever. At for sure, mag-excel talaga kayo. Pagbanat kayo sa work. Yeah. So, see you again. Have a great day, everyone. Again.